Kamusta mga kabasketball? This is iSport Zone at pag-uusapan natin ngayon ang limang players na may pinakamasasamang depensa sa NBA. Pero bago yan, para sa mga bago lang sa aking YouTube channel at sa iSport Zone TV Facebook page, ugaliing bisitahin ang video section dahil araw-araw ay may bago tayong episodes. Ika nga sa basketball, offense wins games but defense wins championships. Sa NBA ay mas napapansin ang malupit na offensive-minded players. Pero di maikakaila na kailangan pa rin ng isang team ang defensive specialist upang magtagumpay. Ngunit di rin mawawala talaga ang mga players na di maganda dumepensa. Ito ang limang worst defender sa NBA ngayon ayon sa Bleacher Report. Una si Trae Young ng Atlanta Hawks. Masarap talagang panoorin itong si Trae Young dahil sa kanyang mga malulupit na galaw at layo ng tira. Ngunit sa kung anong lakas sa opensa nitong si Trae, ay siya namang saklap ng kanyang depensa. Minus 9.7 points per 100 possession ang diferensya kapag nasa loob siya ng court. At mataas nga ang tsansa na nakaka-score ang kalaban kapag siya ang nagbabantay. Nahihirapan siya sa ikot sa depensa para sa kanyang team at isa pa ang kanyang nipis ng pangangatawan laban sa mas malalakas at malalaki na players na kanyang nababantayan. Bradley Beal ng Washington Wizards. Ngayon ay may career scoring season itong si Bradley Beal at isa na siya sa mga elite shooting guards ng liga. Kayang pumuntos at ipanalo ang laro sa kanyang opensa, ngunit sa depensa ay hindi maganda ang kanyang pinapakita. Injured pa nga rin itong si John Wall at si Beal ang bumubuhat ngayon sa Washington. Pero kung gusto nilang umangat next season ay kailangan niya talaga mag-level up pati sa depensa. Kahit siya ang superstar ng Washington ay mas maganda pa rin ang nagiging depensa ng Washington kapag wala siya sa court. 10.9 points better ang Wizards per 100 possession pag wala siya sa court. Justin Jackson ng Dallas Mavericks. Inaasahan nga na malaki ang magiging papel nitong si Jackson para sa Mavs. Ngunit di nga ito nangyayari ngayon dahil nga sa kanyang di magandang performance pagdating sa depensa. Marahil isa na rin sa dahilan kung bakit di niya na ipapakita ang kanyang potensyal ay dahil na rin sa limitadong minutes na naibibigay sa kanya. Ang defensive score ni Jackson ay 1.7 lamang. Rui Hachimura ng Washington Wizards uli. Rookie pa nga lang ito at mukhang nahihirapan pa siya sa pagpasok niya sa NBA lalo na sa kanyang depensa. Sa build ni Rui ay malaki ang kanyang potensyal na maging malupit na defender ngunit hindi itong nakikita natin sa ngayon kay Rui Hachimura. Hindi rason na masama ang performance ng iyong team, mas maganda nga na magpasikat siya lalo na sa depensa kahit rookie pa lamang. Si Rui ay may defensive score na 2.0. Thomas Bryant ng Washington Wizards uli. Abay, nakakatatlo na itong Washington Wizards kaya nga siguro kulelat sila. Para sa sentrong posisyon ay dapat automatic na maganda ang iyong depensa lalo na sa ilalim ka nakapwesto ngunit mabagal nga ang pickup nitong si Thomas Bryant sa depensa. Decente naman sa rebound ngunit kulang sa effort pagdating sa depensa. Kaya naman napaka-obvious na masama talaga ang depensa ng Wizards at sa opensa lang sila umaangat. Dahil nga sa tatlong nabanggit dito sa listahan, tatlo ang galing sa Washington. Si Bryant ay mayroong defensive score na 3.0. Anong masasabi nyo mga kabasketball? Sino pa sa tingin nyo ang masaklapang depensa na dapat ay kasama sa listahang ito? Mag-iwan ng comment, like and share this video and don't forget to subscribe on YouTube and follow us on Facebook. This is iSport Zone.